Pinamagatan ko itong Japanese Treasure Lecture and Guide at nandito na tayo sa number 24, Harakiri Giveaway Deposit. Ito ang pamagat sa content na ito, kaya halina't sabayan niyo na ako mga katits para madagdagan ang inyong kalaman about Japanese treasure hunting. Ang harakiri mga katits, ito'y tungkol sa paghahatol ng kasama nila na nagkamali lalo na't hindi nakasunod sa mga utos. Kaya kung sino man ang nagkasala, sila rin ang mismong kikitil sa buhay nila gamit ang mga patalim tulad ng sword or dagger. Tradisyon na nila yan mga katiits. Subalit, ang content na ito, ito ang pag-uusapan at tatalakayin natin ngayon sa content na ito. Ang una, paano nila isinagawa ang paghatol ng mga kasamahan nila sa mismong lugar. Pangalawa, paano natin mahanap ang tinagong giveaway deposit kung saan doon sa mismong pinangyarihan ng isinagawang harakiri sa paghatol ng kasamahan nila. Ayan mga katits, kaya umpisahan na natin. Let's do this! Ang lahat ng kasama nila na nagkakasala, lalo na't hindi nakasunod sa utos ng nakakataas na opisyal sa kanila, nililikom nila mga katiits at dinadala sa isang lugar. Ngayon doon nila hatulan sa hatol na kamatayan. Ayan, binibigyan nila ng sword or dagger ang kasamahan nilang nagkasala para isagawa ang paghatol. Subalit, sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang sarili, kung saan sino ang magkasala, siya rin ang kikitil sa buhay niya. Yan ang tinatawag na harakiri. Ngayon, pag naisagawa or tapos na ang hatol at namatay na ang kasamahan nila na nagkasala, ilayo na yan sa area ng pinangyarihan at ang mismong commander mag-uutos na rin na magpahukay siya kung saan ito na yung giveaway deposit na hinahanap natin mga katiits or hinahanap ng karamihan. Kaya kung may ganito kayong plastada sa area ninyo, kahit saling kwento lang mga katiits, ito ang bantayan ninyo sa lugar ninyo or site ninyo. Una, balikan natin ito. Kung sakaling nakwento ng ninuno ninyo or live pointer na may nakakita sa panahon na yon ng World War II, na mismong kasamahan nila, pinapatay nila sa lugar or hinatulan, kung naituro sa inyo ang lugar na yan mga katiits, puntahan ninyo at hanapin ninyo kung may nag-iisang batong malaki. Halimbawa yan, balikan natin yung ibang picture. Kung hindi man bato mga katiits, lumang punong kahoy. At ito yan. Kung naituro ng mga ninuno ninyo na live pointer ang buong lugar na yan, kahit sabihin man natin isang hektaryang lawak, dalawang hektaryang lawak, surbihin ninyo mga katiits at hanapin ninyo ang nag-iisang bato sa lugar. Kung mayroon man kayong makita, nako, napakaswerte ninyo mga katiits. Kung hindi man bato mga katiits, lumang punong kahoy malapit sa pinangyarihan. Ngayon, kung mayroon, sure ball na yan mga katiits. Base ito sa sinabi sa akin ng mentor ko. Dahil pagkatapos nilang isagawa ang paghatol ng kasamahan nila at patay na, mag-uutos na si commander maghanap ng batong malaki
malapit sa area na isinagawa ang paghatol or harakiri. At doon na rin siya magpapahukay at dito itago ang depositong ito, mga katiits. Ayan. At ang hukay na ito, mababaw lang yan, mga katiits. Tayo, tao lang yan. Sa madaling salita, 7 feet. Kung hindi man yan bato, ulitin ko sa pangatlong pagkakataon. Ayan, bato. Lumang punong kahoy, mga katiits. Nasa gilid lang ang area kung saan binaon ang giveaway na ito. Ayan. Halimbawa, ito yung punong kahoy. Nasa mismong gilid lang ang digging spot, mga katiits. Lumang punong kahoy. Digging spot. At yan, itatago ang giveaway. Deepness, nasa 7 feet lang ang lalim. Napakababaw, mga katiits. At ganito ang plastada niyan. Ayan, pag okay na ang lahat, mag-uutos na si Commander. Ito si Commander. Napapatabunan na ang hukay kasama ang giveaway na yan kung saan hinahanap ng karamihan, pati ako, mga katiits. Kaya kung sakaling may area kayong ganito, kung hindi man bato, ulitin ko sa pang-apat na pagkakataon kasi ito lang talaga ang landmark, mga katiits. Bato, malapit sa pinangyarihan ng paghatol or harakiri sa mismong area ninyo, kahit saling kwento lang. Kung hindi man bato, itong bato, nasarapan lang target niyan, mga katiits. Hindi magkalayo ng 1 meter to 2 meters yan. Dito sarapan ng bato. Kung hindi man sarapan, nasa ilalim ng mismo ng batong ito. Yan, malaking bato yan. Kung hindi man bato, lumang punong kahoy, mga katiits. Ayan. Kaya, isorbi na ninyo, mga katiits, kung may saling kwento man sa mga ninuno ninyo na ganito ang plastada sa area ninyo. Ayan, mga katiits. Kasi kung mayroon man, nako, swerte yan, mga katiits. Kuha ninyo yan. Nag-aalay talaga sila sa lugar, lalo na't ang mga lugar kung saan doon nila hinahatol ang or hinahatulan ang kasama nilang nagkasala. Ang kapalit, kamatayan. Subalit, nag-iiwan sila ng kapalit din sa lugar. Yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. Okay, sa pagtatapos sa simple content natin ito, mga katiits, sana may nakuha kayong mga idea at mga pamamaraan nang sa ganun madagdagan ang inyong kalaman about Japanese treasure hunting. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat, mga katiits. Thank you.